Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? Ito, nagbalik ako. Hindi ako na masyadong nakapag, ano guys, nakapag video kasi lagi akong laging masamang pakiramdam ko. Yun, na lagi akong, I always have a headache, sometimes running nose, coughing. So, parang wala pa akong kumbaga, hindi pa ako re-reading mag-YouTube, alam mo yun. Ano, like this morning when I wake up, I feel so bad. But now I feel okay. So, ganun talaga. Kasi now, yung weather kasi dito, nag-change na siya. Kaya, hindi ko alam kasi at night okay naman ako. Pag sa umaga, talagang barado talaga yung ilong ko. As in barado na sakit ng ulo ko. Alam mo yun, kaya siguro baka dahil na rin sa edad ko. Kasi alam nyo naman, 44 years old, kaya siguro mahina na masyado yung immune system. Pero, syempre, sinikap kong uminom ng vitamins, kumain ng maayos para, kasi alam naman natin ngayon na yung mga kumakalat na virus, kaya hindi biro. So, be strong and keep safe. Tapos, ano ba, kailang nabalitaan ko yung nasa Taiwan. Parang nakakalungkot naman, no? Kasi ginaganon niya, presidente natin, na dapat instead na tumulong siya, yun palang nagsasalita siya ng masama against sa presidente natin. So, anyway, we will pray na lang kasi, you know, I upload one videos about that, but dinilit ko kasi, yun, basta dinilit ko lang. Tapos, ayun, sana, hindi na nila dapat batikosin ng presidente kasi alam naman natin na talagang nagsisikap si Tatay Digong about. Maswerte nga kayo dyan sa Pilipinas kasi alam nyo yun na napipil nyo yung pagkikare ng government sa inyo. Tapos, sana pasalamat kayo. At saka, huwag matigas ang ulo. Laging stay at home, guys. Kasi, hindi biro. Hindi biro talaga. Tapos, binibigyan naman kayo ng mga pagkain dyan, diba? Binibigyan naman kayo ng allowance. Binibigyan kayo. Tapos, yung rice ninyo, okay na yun. Pagtsagaan ninyo na lang after na matapos na tong pandemic na to. Kasi, kami dito, guys, alam mo, mas gustuhin namin nandyan sa Pilipinas. Kasi, at least makasama mo yung pamilya mo. Diba? Unlike pag nasa abroad ka. Very sad and lonely, guys. Hindi biro ang malayo sa pamilya. Tapos, alam mo yun, nag-iisa ka lang. Like here, ako lang mag-isa dito kasi yung tatlo kong kasama, nag-stay in. So, sa isang kwarto na to, apat kami, pero silang tatlo nag-stay in. So, ako lang mag-isa dito sa kwarto. So, wala akong kausap. Alam mo yun, na lahat natin ng YouTube na panood ko everyday. Tapos, nanonood ako ng mga news. Parang lalo akong nininervious. Kaya, yun, naiisip. Nalulungkot ako kasi, you know, yung pag nag-check ka sa mga news sa Pilipinas, yung makikita mo yung mga kinikriticize nila yung presidente. So, hindi biro yung ganun. Dapat marunong tayong sumunod sa rules and regulation. Pag sinabing stay at home. Huwag na masyadong magpasaway, guys, kasi hindi naman na tayo mga bata. Diba? At saka, kaya lang naman ginawa yan for your own safety. Na hindi kayo magkasakit. Kasi once na may mahawa sa isang pamilya, do you think na hindi kayo mahawaan? Lalo na katulad lang sa akin na mahihirap, na wala naman talaga tayong pera na nakalaan na malaki na panggastos, diba? So, the best at talaga na gawin ninyo, stay at home. For safety, kasi kaya lang naman nag-lockdown o nagganito ang buhay or hindi na lang naman sa Pilipinas kasi dahil sa virus, di ba? Pero kung hindi dahil sa virus, di naman mangyayari yan, di ba?
So, sumunod na lang tayo. Huwag na natin masyadong pahirapan ng presidente natin, guys. Maawa naman kayo sa presidente natin. Kasi kahit kami dito, talagang susunod kami. Hindi pwede hindi ka susunod. Very, very strict dito. Sana maintindihan nyo rin yung kalagayan ng presidente natin kasi ginagawa naman din nila lahat. Tsaka yung mga bumabatikos-batikos, hindi nauso yan sa panahon ngayon, hindi nauso yan. Kasi instead na magbatikos-batikos, alam mo yung mga kaliwat, mga ibig kong sabihin, alam nyo na yun. Tutulong na lang, di ba? Kasi sa panahon ngayon, wala nang kung anumang mga ano na yan na pinag, alam mo yung iniintindi pa rin nila yung mga about dyan sa mga rules na rules na nagalit sila, nag-lockdown. Mga ano lang yan. Kasi gusto na kalabanin lang nila ng kalabanin yung ini-implement ni Tatay Digong. Kaya ganun. Hindi na uso yun guys kasi ang kalaban natin ngayon hindi natin nakikita. Di ba? Hindi nakikita ang kalaban ngayon. Kahit ka kami dito eh, sumunod kami sa patakaran. Kasi ngayon madami na. It's very so sad kasi ang dami sa Pilipinas. Hindi naman ganun kayaman ang Pilipinas, guys. Di ba? Kasi kung sumunod siguro tayo, hindi ganyan kadami ang infected ngayon. Yun yung namatay, di ba? Nakakaawa. Kaya, sumunod, sumunod. Di ba? Sumunod na lang. Kasi nakakalungkot, as in nakakalungkot. At huwag nang batikusin ang presidente kasi nakakaawa na si Tatay Digong eh. Tingnan nyo nga, oh, marami nang tumutulong, marami nagdodonate ng mga bigas na kung sino-sino. Di ba? Thankful dapat kayo kasi mayroong ganun sa Pilipinas. Dito, parang napanood ko kanina sa news, parang mayroong, yun lang siguro nakita ko, pero siguro mayroon din ganun sa dito na tinutulungan din nila yung mga frontliners lahat. Pero saludo ako sa atin, as in saludo ako. Ang problema nga lang sa atin, yung hindi sumunod, matigas ang ulo talaga. Maintindihan naman natin na wala nga silang pambili ng pagkain. Pero guys, kung mayroon naman, kung anong mayroon dyan, pagtsagaan nyo muna guys. At saka, namimigay naman, may natatanggap naman kayo na, di ba? May natatanggap naman kayo na kahit bigas, noodles, at saka ano, dilata. Pagtsagaan na lang muna, hanggang sa matapos yan. Kasi ako nga dito eh, halos din ako kumakain, kaya ang pait-pait ko na oh. Jokes. Kaya nga ang pait-pait ko na oh. Nang problema lang ako kung paano ako pumayat. Paano ako tataba. Jokes. Hindi nga guys. Kumbaga, diba, minsan naman, sumunod tayo. Masyado matigas ang ulo natin. Kasi, ang katigasan natin ng ulo, maraming resulta yan eh. Diba? So, we must follow the rules para naman everything is ano naman magiging okay. Hindi naman alam nga naman na aabot tayo sa ilang taon, 'di ba? This is for the meantime lang naman ito nang dahil lang naman sa virus kaya nagkaganon. So, please follow the rules. Stay at home. No rally. Lagi kayo nagra-rally, lagi nagra-riot, nagsasabong. Saan kayo makakita ng ganun? Dito gawin nyo yun, magsasabong kayo, guys. Iwan ko lang. Baka makita pa lang kayo nag-umpukan dyan. Papasok na kayo sa sakyan nila. Kulungan ang bagsak nyo. E sana, sumunod sa batas. Kasi, dahil lang din yan, ay para lang din yan sa atin. Wala namang ibang mamumuhunan yan, eh, kundi kayo. Hindi ka susunod. Gusto mong magkaroon ng virus? Di huwag kang sumunod. Ganun lang yun. Pero huwag kang manghawa. Kasi nakakaawa na yung mga nahahawaan. Katigasan ng ulo. Ayaw sumunod. Di ba? Kaya mahirap. Kung nga dito. Excuse me. You know, I go out once a week. Sometimes, I feel I don't want to go out really kasi syempre umiiwas ako guys. Pero lang ako sa Pinas.
Pero wala akong makain. I don't have food to eat. If hindi ako lalabas, wala akong kakainin. So I need to go out once a week. Just very important. It's about 10 minutes only or 15 minutes. Then I need to come back home. Kasi ayaw ko. I don't want to stay outside. Kasi pinoprotektahan ko rin yung sarili ko. Alam nyo na, alam naman natin na this virus, it's very, they can kill talaga. So, mag-ingat talaga tayo, ingatan yung sarili nyo. At saka sa umaga, inom kayo ng, bago pa lang kayo, after na mag-toothbrush ninyo, minom na kayo ng isang basong tubig o dalawang basong tubig na maligam-gam. Yan ang ginawa ko lagi, pero I don't understand guys, kasi every time na lang I have coughing and running nose, but I am very thankful to God kasi okay na ako ngayon. Very thankful to God kasi there was a time na talagang I think 3 days na parang nagshaking yung body ko. I don't have like appetite to eat, and grabe talaga yung running nose ko. Tapos, I think four nights na I don't sleep properly. Tapos, I feel so hard to na magbe-breath ka. I feel so hard. So, I think, isa din yun na parang nai-stress ako. Kasi, I always think na, yung alam mo yung nag-iisip ako dahil sa sitwasyon na may virus. So, parang nag-aano yung mind ko. Tapos siyempre pag hindi ka nakakatulog ng maayos, you don't have sleep enough, so siyempre yung immune system mo bababa siya, di ba? Grabe talaga guys, iniisip ko na yon. Sabi ko, ako pa naman na mag-iisa sa room lang kasama, kaya kinakabahan ako. Tapos no, I always pray that I'm thankful to God, and now I feel better, I'm okay. So, just pray. Kasi, wala naman tayong ibang sandalan, kundi ang God. Pray lang tayo ng pray. Kasi, hindi ko rin expect na ganun. Tapos, new one time, I go out, kasi pumili ako ng, sorry, ng gamot sa ubo at saka sa sipon. Kasi on and off, mawala siya ngayon. Tapos babalik naman, wala. Break na naman. Kaya yun ang inaano ko. Tapos naman. Kasi pinagmamaslang ko rin dahil syempre aware ako. Dahil alam nyo na may virus ngayon. But now I feel better. I'm okay. The best thing that you need to pray always. And you have to eat properly, kasi hindi biro guys. Hindi biro, kaya kumain ng maayos, minum ng vitamins. No, I don't have vitamins. No, I have only this. This one is for, I don't think, hindi nyo makikita ano siya. Ultra Women's Multivitamins. Pinong nakalagay dito, Immune and Digestive System Support. So, paano siya ng immune system, guys? Super Strong Multivitamins Complex. Tapos, siya? Supports Healthy Skin, Hair, and Nails. Ito lang iniinom ko ngayon because I don't have any vitamins. And ito, binili ko to before mag-lockdown. We buy this one and I found out na pwede pala akong uminom. Siya guys? Yeah. Merong day and night. So, I drink this for 3 days already. At night, I drink one capsule. And at daytime, you can drink 1 capsule or 2 capsule in a day. Kasi hindi siya food supplement siya. Mayroong daytime at saka mayroong night na capsule.
So I drink this. I drink only these two vitamins and wala na akong ibang ininom. Yun lang. Tapos ano, kumain lang kayo ng vegetables para maging ano tayo guys, healthy. Ba? So always positive. Positive. Always positive. Kasi pag always tayong nag-negative thinking, mag-e-effect din yan. Yeah. Yun. Yun lang masabi ko. Sana guys, keep safe. Stay at home. Kumain kayo ng masustansyang pagkain. Tapos, exercise din. And think positive. Diba? Para kasi kung matapos na to, everything is normal na. Can go to work. Anyway, I miss my alaga so much. Mimiss ko yung little George ko. I miss him. And also Jema, you know? Miss them so much. Kasi walang work. Cannot go to work. You cannot go to work in this time. So, stay at home. Sometimes, iniisip ko, I feel so, so boring. But we can't do anything. Ba? We can't do anything. Sometimes, iniisip ko, I feel so boring. I want to go to work. I want to go to work. I want to go to work. But, what can we do? Siya nga pala guys, ang ganda ng ano ko, no? Ng background ko. This is my bed. We have double deck bed, but no one stay on the top. Stay. I sleep here. This is the life of OFW. OFW. Need to be strong. You know? Kailangan natin magiging strong. Diba? Laban lang. Sabi nga eh, laban lang. Kasi, pag magiging mahina ka, hindi pwede. Hindi pwedeng mahina pag OFW ka. Kailangan maging matapang ka. Matibay ang loob. Matapang. Diba? Kasi hindi pwedeng hindi ka matapang pag nasa abroad ka. Excuse me. Kaya, laban lang. Keep safe. Be strong. Be healthy. Be positive. Yun lang, diba? Kaya, so guys, good night sa inyo kasi I try to sleep early. I hope. Yay! Guys, salamat nga pala sa nag-subscribe sa akin. Kasi ito naman, try-try ko lang naman to talaga. Kasi hindi ko rin to, unedited din ito. Kasi wala pa akong camera. Cellphone lang yung ginagamit ko. Sana maraming mag-subscribe. Diba? Tapos, may nagtatanong pala sa akin kung saan ako dito sa Moscow. Dito ako sa Moscow City nagtatrabaho. Ay, nagtumira. Dito ako sa yung work ko at saka yung tirahan ko malapit lang. Pero nasa center of Moscow ako. At saka ang trabaho ko dito is nagyayaya at the same time naglilinis. Yun ang trabaho ko dito. Kasi may nagtanong sa isa kong vlog. Ayun, sinagot kita dahil dito lang ako. OFW. Diba? Kaya salamat. Salamat sa pag-subscribe niyo sa akin. Please subscribe, like, comment. Diba? So thank you guys and God bless. Bye-bye.